Nagprotesta sa tanggapan ng DENR ang ilang babae mula sa Iloilo na biktima ng bagyong Yolanda. Hindi pa man daw sila kasi nakakabangon sa gupit ng bagyo. Mawawalan pa sila ngayon ng kabuhayan. May ulat on the spot, si Steve Delisan. Steve? June, nagkampo nga may 30 babae mula sa Sikogon Island sa Carles, Iloilo sa labas ng tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Quezon City. Dito nila piniling gunitain ang Mother's Day matapos umanongkam kami ng isang kumpanya ang bahagi ng kanilang isla na sinalanta ng bagyong Yolanda. Inaangkin umano ng kumpanya ang 820 hectares o 70% ng 1,263 hectares ng isla. Plano ro kasing gawing tourist destination ng Sikogon Island kahalintulad sa Boracay. Pagsasaka at pangisda pa man din daw ang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Di pa nga raw sila nakakabangon June mula sa pagkagupit ng bagyong Yolanda. Heto, panibagong kabaliw na ang kinakaharap nila. Hirap din daw ang pagdating doon ng relief goods at hindi pa rin nila tuloy ang naaayos ang kanilang tirahan. Apilan nila sa DNR ibasura ang 40-meter snow-build no-dwelling zone. Wala naman din daw kasing inalok na resettlement area ang gobyerno. Nakahanap naman ang kakampi ang mga nanay mula si Kogon sa grupong akbayan na namigay ng tsinelas bilang regalo ngayong Mother's Day. Simbolo ro ito ng pakikiisa at pagpapakita ng kahandaan nilang dumamay sa kalagayan ng mga nanay. Bukod sa salo-salo, hinandugan din ang awitin ng mga ina. Patuloy daw ang gagawing pagkalampag sa tanggapan ng DNR hanggat walang nakukuha ang support ang mga residente roon. Sinisikap naman kunin ng GMA News ang panig ng DNR kaugnay sa nasabing usapin. June? Maraming salamat, Steve Delisan.